apa? Oh. Teka sandali, pinagtitripan mo ba ako? Nakuha ko yung number mo kay Marcy. Sir! Oh, kamusta ka na? Okay naman po. Bakit po kayo napatawag? Uuwi kasi ako ng Manila. Mula sa airport, diretso na sana ako sa atin. Balita ko, uwi ka rin daw. Tama ba? Yes, sir. Kailan? Pwede bang sumabay? Bakit? Ayaw mo ba? Bakit po, sir? Eh, wala po akong sasakyan. Okay lang, kahit biyahe naman, mas gusto ko ngayon eh. Pakiramdam ko lang kasi maliligaw ako with all the new roads and changes. Wala pa rin naman pong nagbago, sir. Ganun pa rin naman po yung mga daan. Baka naman hindi ka komportable yung kasabay ako. Ay! No, sir! Sabihin mo lang, maintindihan ko naman. Ay! Hindi, okay lang ho talaga. Sigurado ka, ha? Ayoko naman na napipilitan ka. Wala po talagang kaso, sir. Well, that's good. Thank you. So, update na lang po, sir? Pwede. Forward kasi yung flight details ko mamaya. Okay? Salamat talaga, Chantal. See you po, sir. See you. See you po. See you po, sir? O Tal, ano na boses ni sir? Gwapo pa rin ba ako? Ganon? Actually, landi mo. Grabe naman to. Hay nako, pero alam mo, excuse lang yung pagsabay-sabay niya sa'yo. Shush, alam ko na yan. Kasi diba, isang bus lang papunta sa Cavite. Eh bakit mawawala pa ba siya no? Turo na siya nun dati. Hayaan mo na. Okay. Pero ikaw ha, huwag kang umasa. Protect your heart. Yes po, ma'am. Good. Promise ha, kahit gaano siya kagwapo ngayon. Promise po, ma'am. Okay. O teka, wala ba siyang asawa at anak bilang ang tanda na niya? Hindi ko alam. Eh, hindi ko nga siya ma-stalk-stalk, diba? Basta ang alam ko, pagkatapos ng high school, pumunta na siya ng London. Tapos after 5 years, lumipat na siya ng Canada. May British accent na siya ngayon. Ayun, teka, saan ba kayo tayo hatid? Sa airport? Doon ba kayo magkikita? Hindi. Sa terminal na lang daw kami magkikita. Thank you.
Pauwi ka ngayon. Umasa kang kasama mo siya pauwi. Marahil, yun naman ang lagi mong inaasahan. Hindi lang ang makasama siya pauwi, kundi ang makasama siya lagi-lagi. Ngayon, baka pwede mo na itong aminin, Chantal, na siya pa rin naman. At aminin mo rin wala kang ibang alam isulat, kundi siya lang. Nagsisimula't nagtatapos lahat ng salita na sa kanya lamang alay. Hindi ba't nakakalungkot? Higit sa lahat, nakakatakot. Napakaraming pwedeng isulat, Chantal. Tumingala ka. Tanawin mo sa langit ang buwan at kung gaano kaganda ang liwanag nito. Liwanag na nagpapaubaya sa pinakamamahal niyang araw. Lumingon ka. May mga posting ang tanging pangarap ay mahawakan ng isa't isa. Mga punong natututong sumayaw dahil sa hangin. Lumingon ka pa. Sa iyong gilid may babaeng tulog. Hiling niya'y huwag nang magising. Pagkat sa panaginip lamang siya minamahal ng kanyang iniibig. Chantal, kailangan mo nang matutong magsimula nang wala siya. Hanapin ang pag-ibig sa mga minsay iniwan mo. Sa mga sulok ng kalyang pinanood kang magdalaga. Dingding na binulungan mo noon ng mga sikreto. Narito ang mga alaalang naghihintay muling mabuhay. Mga alaalang naghihintay makulong sa pagitan ng mga letra at tinta. Hindi lang sakit ang pwedeng paghugutan ng pyesa. Pwedeng halakhak, yakap, pwedeng ang mga paborito mong pagkain, ang paborito mong mga tao, ang walang humpay ninyong kwentuhan. Bakit ka nga nagsusulat, Chantal? Pakinggan mo ang tanong. Ulit-ulitin ito. Bakit ka nga ba nagsusulat, Chantal? Chantal, bakit ka nga ba nagsusulat? Bakit ka nga ba nagsusulat, Chantal? Sakaling marinig ulit ng maliit na tao sa puso mo, baka siya may sagot. Baka sinasagot ka na niya, hindi mo lang rinig. Baka kailangan mo munang matulog. Yung mahimbing, baka doon sa pagkakahimbing, maging maliwanag ang lahat. Maging mas nakakarindi ang sagot. Baka dun sa tulog,
mas matapang kang lumimot. Muling makaalala at saka muling magsimula.